Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat na nanonood at nag-aaral. Sa mga magulang dyan, maraming maraming salamat sa inyo dahil interesado kayong matutunan ang lesson natin ngayon para may guide nyo ang inyong mga anak sa linggong ito, no? So, kaya po, magtsaga-tsaga lang tayo at matutunan natin ang dapat natin matutunan sa linggong ito. Today, we are going to discuss quarter 2, week 7. At ano po ba ang ating pag-aaralan sa week na ito? Okay, what are the objectives on this lesson? So, first one, visualize decimal numbers using models like block, grid, number lines, and money to show relationship to fraction. So, we are going to visualize fraction. Ibig sabihin, walang computation dito. Ang mangyari lang dito ay titignan nyo yung mga blocks, yung grid, yung number lines, and money. I-relate natin to sa decimal. And another one is renames decimal numbers to fraction and whose number denominators are factors of 10 and 100 to decimal. So, kung sabihin, ay gagawin natin decimal, yung decimal numbers gagawin natin fraction. At yung fraction ay gagawin din natin decimal. Yun po ang ating pag-aralan dito sa week, quarter 2, week 7. Okay po. So, simulan na natin. Now, lesson 1. Visualizing decimal numbers using models like blocks, yan, grid, number lines, money. Isa-isay po natin yan. Ano ba yung blocks? Paano ba natin mabivisualize ang decimal gamit ang blocks? Okay, ito po. Okay, we are going to visualize using blocks. But tignan muna natin, baka may tanong. Ah, yan. Have you ever wondered what portents look like using a given model like blocks? Paano nga raw ba may papakita yung portents na ginagamit ang blocks? No? Now, tingnan natin. Look at the blocks model to visualize portents. Observe that there are 10 blocks. Di ba? Meron tayo 10. No? Representing the whole. So, yung 10 blocks niyan, nire-represent niya yung 10 buo. And there are 4 blocks, no? Na may cross, no? Cross na o may ekes na red. Diba? So that means that is 4 out of 10. Yung po ibig sabihin, no? Dahil may 10 po tayong blocks, may ekes yung 4, it means 4 out of 10. Then, in fraction, that is 4 tenths. And in decimal, that is 4 tenths. Okay po, ganun lang po siya, no? So nakita niyo yung 10 blocks, may ekes yung 4. So, that is 4 out of 10. Sa fraction, lalagyan mo ng ang denominator, ang numerator ko ay 4. Dahil na natin sa 10, numerator, denominator mo ay 10. So, ang itsura niya naman, pag ginawa mo decimal, it is 4 tenths. Hindi po yan binabasa na 0.4, ha? Ang basa po dyan ay 4 tenths. Okay, let's have another example. Ayan, ha? Tignan natin. Okay, again, we have how many blocks? We have again 10 blocks. And, oh, ilan ang may X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, that means that is 6 out of 10. And that 6 out of 10 in fraction is 6 tenths. Okay? And in decimal, that is 6 tenths. So, pareho ang basa ng fraction at saka ng decimal. Magkaiba lang ng form pag sinusundan ako. Okay, another. Now, let's visualize decimal using grid. And let us look at the grid. Yan po ang ating grid. You observe how many squares are there. Palagay niyo po, ilan ang squares natin dyan. Palagay niyo. So, there are, nabilang na po ba natin? Ilan lahat ay square? Kasama po yung may kulay na green. So, meron po yan 100 squares. It means to say that is the whole is divided equally into 100 square po siya, no? And then how many
squares are there na may color ng green? Ilan ang squares na may color ng green? Nabilang na, pakibilang po. Kung nabilang nyo na, so sa palagay kayo, nabilang na, meron siyang 9 squares na may color na green. And that means that is 9 out of 10. And in fraction, 9 out of 10 is 9 hundredths. 9 hundredths. Yan po yung itsura ng 9 hundredths. And in decimal, that is, baka basahin niya na 0.09. That is not correct. No? Ang basa po dyan ay 9 hundredths. Okay? Sa ibang lesson po, mapag-aralan niyo how to read and write decimals. Okay? Sa susunod pa na lesson yun. Kaya lang, ngayon pa lang, sinasama ko na sa lesson natin. So, yan po yung decimal ng grid na yun. Okay? Now, another one. How about this one? Again, we have 100 squares. And how many are colored with green? How many squares? Nakita niyo na? Pakibilang po kung ilan ang squares na may green color. So, lahat po yan ay 25 out of 100. Ibig sabihin, sa 100, merong 25 may kulay na green or may shade na green. Okay? And in fraction, that means 25 hundredths. And in decimal, that is 25 hundredths. Ganyan lang po. Nag-visualize lang tayo. Pinapakita lang natin kung ano yung decimal. So, yung fraction, nakikita nyo na rin. Meron pang decimal. Okay. E nagtataka kayo, paano po namin, sir, malalaman kung walang visualization, paano natin gagawin decimal yan? No, yung fraction, gagawin decimal. Mamaya po yun, no? Mamaya sa pangalawang decimal. Lesson 1 pa lang po tayo. Huwag mainip, no? Okay, and then, let's use number 9 naman in visualizing decimal. So, paano ba ito na ng number 9? Ayan, may mga post-post tayo dyan. No? Notice the number of posts. Ibig sabihin, ilan lahat yung posts natin? Kung bibilangin natin ay 10 po siya, no? 10. Okay? And that means yung 10 posts na yan, that means 1 whole. 1 buo po. Kasi ang decimal po ay wala pang 1. No? Bahag, parang fraction siya, bahagi lang siya ng 1 buo. Okay? So, titingnan nyo, how many are colored brown? Sa 10 na yan, ilan na may kulay brown? So, meron pong 5. Okay? Ganyan po yung number line natin, ha? And then, so that means that is 5 out of 10. And 5 out of 10 means in fraction, that is 5 tenths. Pag giniligay natin sa decimal, that is 5 tenths. Yan po ang basa, no? 5 tenths ang basa dyan. Pareho ang basa ng fraction sa decimal. Okay po? Now, another number line. Okay na magsabi. Isipin na natin, ano na kaya ang decimal niyan? Naisip na po ba natin kung anong decimal niyan? May naglatsana, naalam niyo na paano, no? Ano na decimal niyan? So, we have how many posts? Again, we have tens. Okay? And how many are colored green? Ilan po? 7. So, that means, yan, na isang buba rin, and that means 7 out of 10, and in fraction, that is 7 tenths, and in decimal, that is 7 tenths. Okay? Ganun lang po. Napakadali po to visualize decimals. Again, let's visualize decimals using money. Okay? Pera, pera, pera. Sino bang hindi gusto magbilang ng pera? Pero pasensya na mga anak, hindi po masyadong malaki ang pera bibilangin natin. Ito lang po. Wala pa pong piso ang ibilangin natin. Because we are talking of cents or centavo, sentimo. Yun ang pag-uusapan natin, yung pera na mas maliit pa sa piso. Okay? And that 1 peso is equal to how many 1 sentimo? Nakalagay dyan, di ba? Nababasa niyo yung katumbas? Katumbas ba siya ng 1 sentimo? Lagay nyo. O ilang sentimo ang kailangan nyo para maging piso? Mga anak,
bilhagin nga ninyo sa palagay nyo ilang sentimo ang kailangan mo para makabuo tayo ng piso. May nakaisip na? Palagay nyo, 10, 5, no, 20? Hindi po. Ang 1 piso, ang katumbas po ay 100 pirasong sentimo. 100 pieces. Okay? Kaya kung may 100 pieces kayo na sentimo, na 1 sentimo, it is equal to 1 peso. And then 1 sentimo, yung 1 sentimo, that is 1 out of 100. Kasi isa sa 100 lang yun para maging piso. And in fraction, that is 1 over 100. Oh, sorry, that is 100. And in decimal, that is 100. Ganyan po ang decimal niyan. Ano po? And then punta tayo sa another centavo na coin natin. Ah, tingnan. Piso equals to, ayan. Ano po nakasulat? 5 sentimo. Ilang sentimo, ilang 5 sentimo ang meron sa piso. Kung halimbawa nakapulot kayo ng 5 sentimo, ilan ang kailangan nyo para makabuo tayo ng piso? Bilang nga, parang bibilang lang kayo dyan ng 5, 10, 15, 20, 25, 30, hanggang sa nabilang nyo, ilang pirasong 5 cents yun. Ayan po ay 20 pieces. Kung meron kayong 20 pieces na 5 cents, that is equal to 1 peso. Pero yung 5 cents, no, yung 5 centimo, that is 5 out of 100. And that is also equivalent in fraction as 5 hundredths. And in decimal, that is 5 hundredths. Okay pa? Punta na tayo sa isa pang coin. Okay, ano pa kaya yung coin na yun na kilala nyo? Ah, nakikita nyo pa ba ito? Matagal na ito. 2009 pa, no? Meron pa kaya nito? That is 10 centimo. 10 centimo o 10 cents. How many 10 cents do you need to have 1 peso? Ilang 10 cents? Ah, dibibilang kayo ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yan lahat yun. Meron niyang 10. Kailangan mo ng 10 cents para maging 10 pieces of 10 cents para maging 1 peso. And 10 cents means 10 out of 100. And that is also means in fraction 10 hundredths. And in decimal that is 10 hundredths. Okay po? Now, sige, eto pa. Yung piso, ilang? Ayan. 25 centavos. Ito, kilala niyo ito. Misa, meron kayo nito, ano? 25 centavos o 25 centimo. Ilang pirasong 25 centimo ang kailangan mo para mag-equal sa piso? Ay, sigurado alam niyo yan. Kasi madaling bilangin. 25 plus 25, 50 plus 25, 75 plus 25, 100. Ilan yan? 4 lang. You need 4 pieces of 25 cents to have 1 peso. Okay po? So that 25 cents means that is 25 out of 100 and in fraction that is 25 hundredths and in decimal that is 25 hundredths. Okay po, no? Ganyan lang po, na may relation po. Kasi yung decimal ay usually nagagamit sa mga, sa pera. Kasi may butal yung pera natin, di ba? Kailangan natin yung sentabo para makabuo tayo ng piso. Okay po? Okay, tignan natin yung practice. O, magkano yan? Nakabuo na ba ng piso sa nakikita nyo yan? Talagay nyo, meron tayong 25, meron tayong 2 tagigis, meron tayong 25 at 5 centimo, and meron tayong 3 centimo. O, magkano yan? Yan ay 58 cents. Kung bibilangin natin lahat. Na? And that 58 cents is, that is 58 out of 100. And that is 58 hundredths. And it is 58 hundredths in decimal. Okay, ganun po lang yan. Ano? Okay, so pag sinulat nyo po yung money na yan, no? Minsan pag nagsusulat po ng cheque at may butal, ilalagay niyo po yung cents
58 cents in centavos, ililista niyo pa rin po yan. Okay po? Now, ngayon, napag-aralan, ito pa, meron pa pala isang sample. Oh, lumabas ka agad ang 75 cents. Ang bilis kasi dalawang tatlong kati 25. So, it means 25 cents. And that is 75 out of 100. And in fraction, that is 75 hundredths. And in decimal, that is 75 hundredths. Okay po? Now, bago natin talakayin yung lesson 2, may tanong muna ako. How do you visualize decimal? Ano mga ginamit natin? Tandaan natin ha, ang mga ginamit natin. Una, we use blocks. Pangalawa, we use grids. Pangatlo, number 9. At ang pang-apat ay money. Okay? Punta na tayo sa renaming decimal numbers, the fraction, and whose denominators are factors of 10 and 100 to decimal. Okay, tingnan po natin paano ba yan. What fraction is equal to 17 hundredths? Oh, paano mo rin isusulat yung 17 hundredths fraction? Okay, paano pa? So what are the steps? Una po ha, we write the decimal as fraction form with denominator 1. Isulat mo raw yung decimal na ang denominator ay 1. Ganito magiging itsura niya. Okay? 0.1700/1. Ha? Sulat mo lang na ganyan. And then, second step, move the decimal point going to the right to make the numerator whole number. Yung decimal na yon, gagawin mong whole number. And move twice also the denominator and add two zeros as placeholder. O, tignan niyo po ito kung paano ginawa. Ayan. Diba? Ganyan yung nasa taas. I-move nyo yung decimal point. Nasaan yung decimal? Yung tuldok sa pagitan ng 0 at 1. Yan po ang decimal point. Ang tawag doon ay decimal point. Pag may kasamang whole number diyan, ang basa diyan ay n. Ha? Ngayon, sabi, i-move daw natin. So, i-move natin isa. I-move natin diyan. Ilan daw move? Dalawa. Ayan. Pag nasa dulo na yung decimal, magiging whole number na yan. Anong kasunod? Sabi, move twice also the denominator and two zeros as a placeholder. So, mag-move ka rin. Dahil sa dulo ng 1, may decimal point. I-move mo rin siya. 1, 2. Pero, kulang. Kasi parang wala kang iginalaw. Kaya, dadagdagan mo siya ng dalawang zero sa dulo. Ayan, ganyan po. Lalagyan mo siya ng dalawang zero. Kaya, whole number na yung 17, wala ng zero point, no? At ang ibaba niya ay 100. Ito na siya. Ganyan na siya. 1700. Fraction na siya. Di ba? Nagawa mo ng fraction yung 1700s kanina. Nagkwenta ka ba? Hindi naman. Di ba? You just move the decimal point twice. No? At nagdagdag ka na lang ng dalawang zero sa dulo dahil dalawang beses mong na-move yung decimal point. Okay po? Sige, tignan natin kung may isa pang example ha. Again, another example, what fraction is equal to 5 tenths? Ayan, 5 tenths. Ang gagawin nating fraction. So, ano step? Write this decimal as fraction form with denominator 1. So, ito yung gagawin natin. Yung 5 tenths, gagawin natin 0.5 or 5 tenths over 1. And then, second step, move the decimal point twice. But this time, hindi twice. Kasi isa lang naman yung number natin sa decimal point, yung 5 lang, wala nang iba. So you're going to move it once, isang beses lang. Okay? Then, ayan, gagawa tayo isang beses lang. Kaya if you move it once, sa numerator, mag-move tayo ng isa. Dahil nag-move tayo ng isa, para makita natin yun, lalagyan natin ng 0 na isa din. Okay? Kasi isa lang naman minug natin. Naintindihan po? Ha? Lagyan nyo na 0 para makitang nag-move tayo. Okay? Ganyan po.
Kaya magiging ang sagot natin dyan ay 5 over 10. Or ang basa talaga ay 5 tenths. So yung 5 tenths natin dito, yung 5 tenths natin dito, ang katumbas ay ganyan. Okay po? Ano po? Sige, punta tayo sa other example. Yan. Oh. Kaya lang yung 5 tenths natin, pwedeng i-lowest term, kaya may step 3. Kailangan mo siyang i-lowest term o i-write in simplest form. Kaya yung 5 tenths, pag i-lowest term mo, you are going to think of a number or a GCF. Ano ba yung GCF? Greatest common factors. Numbers na pwede nyong, malaking number na pwede nyong pa-divide sa 5 at 10. At ang number na yan ay 5. 5 divided by 5 ay 1 and 10 divided by 5 ay 2. So the lowest term is 1/2. So 5 tenths is equivalent to 1/2. Again, 5 tenths is equivalent to 1/2. Okay po? Tapos tayo sa ibang example. Ngayon, what fraction is equal to 6 tenths? Ano? Parang kanina lang 'to. So, pero dito ibang gagawin natin. No? Gusto ko turuan kayo na shortcut. No? Gagawin mo siyang fraction. Di ba? So, ilan ba ang number sa decimal? Marami ba? Di ba isa lang? Yung 6 lang? Di ba? Kung isa lang yan, yung number dyan, lalagyan mo lang siya ng 10 as denominator sa ilalim. Kaya magiging, ano siya, 6 over 10. Okay po? 6 over 10. Pero, yung 6 over 10, you can reduce that to lowest term. Ano ang lowest term ng 6/10? Ang lowest term ng 6/10 ay 3/5. Okay po? Ayan. Nakuha po ha? Then another one. What fraction is equal to 25/100? Oh, kanina nag-shortcut tayo. Isa lang yung number dun sa decimal. Ngayon, dalawa na. No? 2 and 5 na. Pag dalawa yung number sa decimal, no? Lalagyan mo siya ng denominator na 100. Kaya yung 2500s natin ay lalagyan mo lang ng magiging ganyan lang. Lalagyan mo lang siya ng denominator na 100. And pwedeng i-lowest term yung 2500. Ano ang GCF niyan? Ang GCF niyan ay 25. Kaya 25 divided by 25, you get 1. And 100 divided by 25 is 4. So the lowest term is 1/4. So 2500 is equal to 1/4 in fraction. Okay po? Naintindihan po? Ganun lang po mag-change. No? Senior cut na natin yung kanina. No? Hindi na marami po siya eso. Oh, ulitin natin. No? Ulitin pa ba natin? Hindi na. O sige, another na tayo. Tingnan natin ito. What is 4/5 in decimal form? Diba? Baliktad naman. Yung 4, yung fraction, gawin naman nating decimal point. Ha? Paano ba yan? Tingnan natin process. Oh, step 1. Find the other factor to get the product of 10 or 100. Then multiply this factor to both numerator and denominator. So, ibig sabihin, yung 4/5, hanap kayo ng number na pwedeng i-multiply sa denominator para maging 10 o 100. Kasi ang hinahanap natin ay denominator ng 10 at denominator ng 100. Anong number ang pwedeng mong i-multiply sa 5 para maging 10? Meron, di ba? Pwede mong i-multiply ito ng 2. Ganon din ang pwede mo rin i-multiply ng 20 para maging 100. Pero maging sa 2 na lang tayo. Multiply natin sa 2. Kaya, 4 times 2, mumultiply nyo yung numerator sa 2, at you are going to multiply 5 sa 2. 5 times 2. So, anong kalalabasan yan? 4 times 2 na equals 8. And 5 times 2 equals 10. So, 4/5, no, yung 4/5 natin ngayon, naging 8/10. No? Then, so ang denominator na natin, hindi na 5. Ang denominator na natin ay 10.
So anong gagawin natin dyan? Step 2. Move the decimal point of the numerator and denominator to the left based on the zeros in the denominator. Based daw sa zero sa denominator. So yung 810, imu-move mo yung decimal point. Ilan ba ang zero ng 10? Diba isa lang? Isa lang? So imu-move lang natin pabalik, papunta sa kaliwa. Yan. So yung zero, sa dulo ng zero, merong point. Ililipat mo sa pagitan ng 1 at 0, mapupunta na doon yung decimal point. Mawawala na yung zero. Pag nawala na yung zero, wala na yung decimal point din kasi wala nang ibang kasunod na number. Now, when you move the decimal point sa denominator, you have to move the decimal point also doon naman sa ating numerator. E nakikita nyo ba yung decimal point? Hindi po, di ba? Pero ang decimal point niyan, nasa kanan ng 8. Kaya imumove mo yan papunta sa kaliwa. So pag napunta na yan sa kaliwa, ilalagay mo na yung point. Kaya lalagay mo na lang sa unahan ng 0, 0.8. Okay po? Over 1 kasi tinanggalan natin yung 0 kanina. Okay? O ano na kasunod nun? E di tanggalin mo na yung denominator. Pag tinanggal mo na yung denominator, no? 8 tenths divided by 1, 8 tenths ang sagot. Okay po? So, yan po ang sagot. So, yung 4/5 natin, na-change na natin sa decimal na 8 tenths. Nakuha po, step by step. Meron po mga example, tingnan po natin. Okay po, another example po tayo, no? Okay. What is 17 over 25 in decimal form? Paano raw natin siya gagawing decimal? So, siyempre, step tayo. Step 1, yan. Para lang tayo nagtipiko, no? Step 1, step 2, find the other factor to get the product of 10 or 100. Multiply this factor to both numerator and denominator. Okay? So, anong gagawin natin? Maghanap tayo ng number na pwede nyong i-multiply sa denominator to make it 100. So, anong number pwede mong i-multiply sa 25 para maging 100? Pag minultiply ko yan sa 2, 25 times 2 magiging 50 lang, no? Then 25 times 3 magiging 75 lang. 25 times 4! Yan! 25 times 4 ay 100 po, di ba? So, if you multiply it by 4, dapat yung numerator din. 17 times 4. E ano naman ang 17 times 4? O, tuturuan ko yun ang teknika how to multiply it nang hindi nagka-calculator. 7 times 4? 28. 10 times 4? 40. 28 plus 40 is 68. Kaya ang sagot, 17 times 4 is 68. Kaya... ang sagot dyan ay 68 over 100. Ang denominator na natin ngayon ay 100 na. Kaya, pwede na natin siyang, step 2 na tayo, move the decimal point of the numerator and denominator to the left. Papunta kaliwa. No? Based on the number of zeros in the denominator. Kung ilan daw ang zero sa denominator, yun din ang bilang ng paggalaw mo papuntang kaliwa. Tingnan po natin. Ayan. Yung 68 natin, no? Yung 100, yung denominator natin, may dalawang zero. So, you're going to move it twice. 1. Gagalawin natin yung decimal. Kasi, pag wala kayo nakita ang decimal, it means whole, nasa dulo yan. No? Nasa dulo ng number. Doon sa kanyang kanan. No? So, you're going to move it once. Pangalawang galaw natin, matitira na lang ay 1 kasi tatanggalin mo na yung dalawang 0. Now, when you move the decimal point in the denominator, you're going to move the decimal point in the numerator also kung ilang beses ang pag-move mo doon sa denominator. Tingnan natin. So, dapat i-move din natin ito. Parang yan. So, isa pa lang yan. And then, pangalawa. Di po? So, isusulat na natin yung point dyan. Ilalagay na natin yung decimal point. Kaya manggaya dyan, ganito na itsura. 68 hundredths over 1.
E paano magiging decimal yan? Siyempre, tanggalin mo na yung over 1. No? Kaya pag tinanggal mo yung over 1, magiging ganyan na siya, 6,800. So, again, 17 over 25 is equal to 6,800. Ganun lang po kadali, no? Yun lang po. Ayan po, natapos na yung ating aralin ngayon sa quarter 2, week 7. No? Ano ang pinag-aralan natin? Dalawa. No? Visualizing decimal by using blocks, grid, number line, and money. Then, you also rename decimal to fraction, fraction to decimal. Diba? Yun ang ginawa natin. Napakadali. Naintindihan po? Kung hindi po natin naintindihan, just go, just review. Balik-balikan lang po natin yan. Okay po? Ay, hanggang dito na lang po ako. Maraming po salamat sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating lesson na ngayon at kaya nyo nang sagutan ang anumang module na meron kayo. Kasi ginawa ko po itong video na ito para matulungan ko kayong magsagot ng module. Yung mga pupil ko sa JP, no? Sa JP, yung section mapagmahal, hello sa inyo diyan. Yung section maparaan, hello sa inyo, mabuhay, and masayahin, masinop, at yung aking section masunurin. Ay, masusunurin sana sila lahat sa kanilang mga magulang pag inuutusan, sumusunod po sana kayo. So, yun naman po, maraming sa inyo. Salamat sa inyo at sa mga nanonood na hindi ko naman estudyante. Sana nakatulong ako sa inyo para maintindihan niyo yung lesson natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Yun lamang po. Salamat. Bye-bye.